Araw-arawin kita hanggat nabubuhay ako. Araw-arawin kita, ipamumukha ko sa iyo na bobo ka. Babantayan ko yan, Arnold Flavio. Babantayan ko yan. Kapag kaya natapos ang COVID at hindi ka tumulong sa ating mga naghihirap na mamamayan, hihiyain kita araw-araw. Araw-arawin kita. Inignite mo ko. Wala araw-arawin kita. Ikaw lahat ng laman ng topic ko kung paano mo ginagamit yung GMA para sirain ako. At siraan ng panghinaan ng loob ang mga mamamayan Pilipino. Alam mo, Mr. Flavio, yung mga padali mo ay ano eh, pa-segue. Pero kanina talagang kumukulo ang dugo ko sa iyo. Kanina ko lang ako nakita yung puyat ko na yun. Tapos pagsalubong ko sa bigas, tinexagad ako ni Carex kaya nung. Tapos yung mga video clip mo, pinorward sa akin. Sino kung hindi magiinit ang ulo? Alam nyo kasi, yung mainstream media, yung mga padali nyo ay padaling ano eh, pa-segue. Alam nyo? Ano ba ang tingin nyo sa akin na Mr. Arn-Arn, Mr. Arnold Flavio Tolonges na katulad mo? Yung baga, ang tingin mo sa akin, na kaya mo kong tulonggisin? Nako, eh kahit sa suntukan eh, hindi ka mananalo sa akin eh. Pipitikin ko yung malaki mong mata. Nakakapanlumulang eh. Siyempre, mainstream media ka, malaking network yan eh. Kaya tawag ka kay NBI, tatawag ka kay police, at medyo papasakalihan mo ng konti para ako'y mapasama, eh hindi ganong kahina utak ng police. Hindi rin ganong kahina ang utak ng NBI. Mga matatalino yan! Oh, ako'y pinangalanan mo na, iniimbestigahan nyo na ba yan? Si Mayaman Challenge? Si Marcos ba yan? Eh dinig ko yung sagot ng NBI, may mga iniimbestiga, no? Ibig sabihin, sila ko'y matalino. Hindi katulad mo, bobo ka! Nangigigil na naman ako eh. Gusto ko na namang magalit eh. Nangigigil na naman ako sa'yo. Gusto mo kaya tayo mag-sport lang? Alam mo guys, sport. Suntukan na lang tayong dalawa. Tatali ko pa ang isang kamay ko. Kaliwang kamay pa gagamitin ko sa iyo. Kaysa banat ka ng banat, gagamitin mo ang pinakamalaking media para sirain ang tao. Hindi maganda yung ginagawa mo. Ay, sabi ko nga, wala kang karapatang magreklamo. Ikaw ang nauna. Tinira mo ako, nananahimik akong tumutulong sa ating mga kababayan. Binanatan mo ako sa GMA, pinakamalaking TV network, para sirain ang pagkatao ko. Gagamitin mo pa ang sangay ng kapulisan. Gagamitin mo pa ang sangay ng ating mga ng sangay ng gobyerno para masyadong magkaroon ng nandiin at para magkaroon ng kulay ang pagbo-broadcast mo. Pwes sasabihin ko sa iyo, bobo lang ang naniniwala sa iyo. Ang daming umaawat sa akin pero hindi mo na ako kayang kawatin. Naawat na nila, hindi? Sinimulan mo ko eh. Anong akala mo sa akin? Matatakot mo ko sa media mo? Anong akala mo sa akin? Matatakot mo ko sa mga pamedya-medya mo, papulis-pulis at pa-NBI mo? Idamay mo na FBI, idamay mo na CIA, pati Interpol. Hindi ako matatakot sa'yo kung ikaw lang na malaki ulot, malaki mata. Ha! Hindi kita katatakutan. Sabi ko nga, Mr. Flavio, magsuntukan tayong dalawa. Isang kamay pa gagamitin ko sa iyo. Nakatali pa yung isang kamay ko, yung kanan. Kaliwa na lang. O gusto mo yung mamili ka, kaliwa o kanan. Kaliwa, kanan. Mamili ka kung anong kamay ang itatali ko. Papartidahan kita. Ha? Wala kang ginawang mabuti sa taong bayan. Yung mga kabarangay mo dyan sa tundo sa akin pa humihingi ng tulong at pang-apat na beses ko nang tinutulungan. Ikaw, yung bang 2 kilong bigas nakapagbigay ka ba sa mga kababayan mo? Nakakapanginig ka ng laman. Ako, buhay ko ay binubuhay. Sino ang matutuwa sa ganyan? Kayo ho lumagay sa katatayuan. Dalawa lang ho. Kung titigil ako, kawawa taong bayan. Pero kung hindi ako titigil, aaraw-arawin kita. Amo, dalawa lang. Kung ako'y mahina-hina ang loob, at kung totoo yung sinasabi mong ako'y Gernon, ay di ako'y titigil na. Uuwi na lang ako sa bundok, mamumundok na ako at mananahimik. Dalawa lang, oh. Oh! Tutuloy ko tong aking ginagawa para sa taong bayan. Siyempre, pag tinuloy ko to, hindi kita
hindi ako mananahim eh. Magsasawa ka sa akin araw-araw. Wala kang karapatang magreklamo. Wala, Mr. Clavio, wala kang karapatang mag-complain. Ikaw ang nauna. Ngayon, malas mo. Bakit? At puro fake news ang laman ng bunganga mo. Sinabi ng presidente yan, bawal magpalita ng fake news. Oh, bakit hindi pa nakukulong yan? Dapat yan ang NBI, yan ang giniimbestiga ng NBI. Eh, naglabas ng fake news yan eh. Tungkol doon sa ospital. Kadugtong pala nung ano ko yun eh. Tama ba? Nung pagbira mo sa akin. Dapat ikaw pala ang iniimbestigahan. Tingnan mo nga. Bibintang ka ng ibang tao para ikubli mo ang sarili mong ginawa ang kawalang yaan. Arnold, Clavian. Ari na naman tayo, wala. Hindi mo kaya akong pakalmahin. Alam mo bakit? Ako'y nagbuwis na ng buhay. Dugot pawis, pinaghirapan ko ng mahabang panahon. Pinagpagalan, pinagtuluan ko ng dugo at luha. Ibinibigay ko sa ating mamamayan. Para kahit papano matulungan natin ang ating mga kababayan na nasa sadlak na sa kahirapan, especially ngayong COVID. Tapos gayaan ang ipapanat ko sa akin, gagamitin mo yung mainstream media para sirain mo ang pagkatao pag hinaan ako ng loob na magtagumpay kayong mga mapanlinlang. Kayo ang mga tunay na mapagsamantala sa ating mga kababayan. Bakit? Paano kung hindi ako tutulong? Paano kung hindi ko sasagutin ng mga challenge na ito? Paano kung hindi ko tutulungan ito? Bakit? Magkakaroon ng chaos. Marami kayong ibabalitang kawalang yaan. Yan ang gustong-gusto nyong mangyari. Kayo ang tunay na, na mga walang ya. Kayo ang tunay na mapanlinlang sa ating mga maliliit na mamamayan. Wala kang karapatan, Mr. Clavio, na birahin ako. Ako nasa akin lahat ng dahilan. Pasensya ka na. Gumanti ka na lang. Araw-araw gusto mo tayo magsabaw. Dalawa pa ang tari ko. Hindi. Wala na akong tari. Magtari ka, dalawang tari. Ako walang tari. Lalabanan kita ng sabaw. Karimot na kikig at palo ay bibigay ko sa'yo. Kikikigin kita. Nakakita na ba kayo na nagsasabong na... Nakakita na ba kayo na nagsasabong na... Yung manok dalawa tari, yung isa walang tari? Ganon! Kung ayaw mo na suntukan, pwede tayo kagatan. Lalaban din ako, malalaki iping ko ah. Ang lalaki niya. lalaki ng ipin niya. Jenny Quinto, sir, gwapo mo pa rin kahit galit at pangit sila. Mr. Clavio, pitik mo lang. Kumol ka lang kahit anong labang. Kaalaman na tayo talaga ako'y gigil match. Gigil ako match. Nako, Mr. Clavio, napakatagal pa naman mawala ng galit ko. Ginamit mo pa Bureau of Investigation. Manggagamit ka para paniwalaan ka lang ng tao. Diba? Yung banat mo sa akin, simpleng dinurog mo yung pagkatao ko sa harapan ng mamamayang Pilipino. Ngayon ka, araw-arawin kita. Ngayon, matatapos lang ako kapag tinanggap mo yung challenge ko. Kung bibili ka ng relief good, ng mga bigas, at ipamimigay mo kahit tikwag ng sako-sako. Nako, ay kuripot ka eh. Tigda 2 kilo na lang lahat ng bahay dyan sa tundo, bigyan mo. Pasasalamatan kita at ako'y tatahimik na. Yan. Kung hindi, hindi mo ako mapapatahimik. Araw-arawin kita, wala kang karapatang mag-complain. Bakit? Ikaw ang nauna. Dinudurog mo pagkatao ko gamit ang malaking media station mo sa harapan ng mamamayang Pilipino. Anong tingin mo sa akin? Tulonges, hindi sasagot? Ay nako, diyan ka nagkakamali. Babakpakan kita hanggat may hininga ko. Ha? Hanggat may hininga ko, araw-arawin kitang kalimbangin. Malalaman ng taong bayan na ikay supot, sungaw, papoging tungaw. Bagay, laki ng mata mo. Ngayon, kung hindi mo kayang tumulong sa iyong mga kababayan dyan sa tundo,
hindi mo tatanggapin yung hamong ko, Josie Gozo, magandang hapon, magandang umaga, ay magsuntukan na lang kita. May partida ka. Alam mo kung anong partida mo? Itatali ko isang kamay ko. Ikaw ang mamimili kung anong kamay yung itatali. Kanan or kaliwa. Oo. Kasi pagka itong ka, bibigyan na kita ng idea. Yung kanan ko, pag tumama dyan sa mukha mo, ang bagsak mo ay... Hospital. Yung kaliwa, hilot. Manghihilot ang bagsak mo. So mamili ka kung alin dito yung itatali. At itatali ko. Tapos boxing tayo. Talagang ako'y gigil mat sa iyo eh. Gigil na gigil ako eh. Bakit? Sinira mo yung pagkatao ko sa sambayan ng Pilipino. Gamit mo yung pinakamalaking TV network mo. Eh, ang pagkakamali mo, wala nagmamahal na taong bayan sa'yo. Ultimo kapitbahay mo, galit sa'yo eh. Bakit? Eh, di 2 kilong bigas daw, hindi mo napigyan eh. Pakinggan mo yung kay Rick Chiano. Yo. Araw-arawin kita. Araw-araw, ikaw magiging topic ko. Paggising ko pa lang, ikaw na yung aking bungad. Paggising na paggising ko, ikaw lagi, araw-arawin kita. Hanggang sa magtanda ka.